Parang ang sarap na lang matulog sa bahay. Hindi kailangan lumabas. For today vlog, may ano kami, meeting di Abansi. Ano daw? Meron kaming meeting doon sa daycare ni Mixo. Pag-uusapan lang kung ano yung progress ni Mixo. Ngayon na, andyan siya sa bagong daycare. Pagdaan mo na daw kami ng Tokmani. Uy! So cold the wind! Halo, halo, halo! Dito na naman tayo sa ating malaking Mr. Bean. At matagalan kami doon sa daycare ni Mixo. Uy, yeah, hindi ako nakapag-vlog. Tapos pagtingin ko, Diyos ko! Lagpas alas 3 na at nagmadali na ako pumunta dito. So, dito ko na lang siguro ilagay yung camera. Ayan o, para hindi ko nahawakan ba. Sana lang talaga ay okay yung pagkakuha. Ayan, ilipat ko muna yung ating camera dito. So, maglakad-lakad na tayo at wala pala akong gloves. Ubus na pala yung mga gloves ko. Kailangan ko bumili ulit. Ah, alam ko na kung asan yung gloves. Andito pa kasi yung aking bag, panglinis. Baka meron pa akong makapa dito na gloves. Sana lang talaga, sana lang. Kasi minsan naglalagay, manggod ako dito ng gloves. May gloves ako pero yung ano talaga, pang toilet ba? Parang wala talaga. Ayan, may isa pa. Kahit isang ano lang, isang kamay ba? Dahil minsan, yung ibang laman ni Mr. Bean ay lata na. So, basa yung bean. Nangangalay ako dito sa lagayan ng camera. Ayan. So, iba pa naman yung bag na dala ko. Ayan. Gora-gora tayo. So, ganyan lang. Oh, dito na naman tayo. Ano kaya makuha natin? May bigas kaya? Gaya nung last na punta natin dito. Daming bigas tayong nakuha. Ayan, may sumasayaw man yung ating ano, uy, atong camera holder. Parang hindi ako satisfied talaga ay at nangangalay ako. Kasi umiikot-ikot siya. Ayusin ko nga muna. Buti na lang pala talaga ay inayos ko muna yung ating camera. Kasi may lumabas na stuff. So, upo-upo muna si Marine Queenie dito. Huwag masyadong pahalata, Mars, na may dala kang ano, may dala kang bag. Kasi baka makita ka dito. Ayun o, nagtatapon si ate. Tapos na kaya yun siya. Okay, bilang ako ng 1 to 20. Pag hindi na yan siya lalabas, ayan, susugod na ako dun. Hindi na bumalik si ate. Kalisod kasi yung camera napabangga dun sa loob ng bin. Lipat ko kayo dito sa ano, left hand ko.
expire. Basahin ko muna kasi baka expire. Ay sus, ang dami sana oh. Kaya lang 2022 yung expire niya. Ito kaya. Grabe ang dami. Ano lang 24. Ang dami. Ito okay pa. Yung matagal mo, huwag ko na kunin kasi maano mo siya. Ayan mo ito. Okay. May lumabas kasi naririnig kong naghihila ng ano mga stroller dun sa loob. Yung ibang meet dun, yung pinak alis na ako dito. Grabe, ang dami nung beef na karne. Kaya lang mga expire niya is 2022 January. So 2 years old na mga Mars. Wala na. Kasi dati nakakuha ako ng ganun din ba, very old na, 3 years pa nga yun eh, sobrang luma na talaga. Sino ba yung kasama ko? Kami yata yun ni Shabby, dati rin nakakuha kami ng ganito ba, frozen. Tapos kakamadali namin, hindi talaga namin binasa kung kailan ng expiration. Nung dumating kami sa sasakyan, binasa namin 3 years old yung karne. So, huwag naman po masyadong old. Baka sobrang luma na po talaga yun siya. Kahit naka-frozen naman siya eh. Be safe na lang po tayo. So, huwag naman po tayo masyadong greedy. Di porkit may ano dun sa bin, may mga karne, ay okay na tayo dun. Ito kasing, ito, binasa ko talaga siya. Ayan o, July 2024. So, no worry kasi sobrang tigas. At kahit kumuha ako ng mga yun, wala na. Sobrang ano na din, tigas nun, tapos hindi na yun masarap. 2022, so ano na ngayon? Almost 2 years na ang nakalipas. 2.5 years. Wala na. Tawagan ko nga si Pars. Tanungin ko kung okay pa ba yun. Kasi pag okay pa yun, balik ako dun. Pero I'm not sure. Dahil sobrang luma na pa talaga niya. Yan, tawagan natin si Pars. Nanginginig na naman ako sa bigat ng aking inalsa.
tawagan natin si Pars kung okay pa. 2 years, 2.5 years. Tagal naman sumagot ni Pars. Punta pa tayo dun sa kabilang bin natin. Rakas! There is beef, but the expiration is 2022. 2.5 years already. Oh my God, it's so... So, no need to take. Yo. Okay, too old. But, I have a Kassler. I think it's Kassler. It's still frozen. It's really, really frozen, but the expiration is July. It is, I think it's fine because it's still this year. It's fine because if it's like frozen. Yeah, but that beef, no need to take because it's... No need. It's too long. Okay. Yo, selva. Yo. Okay, none. I've got maybe 3 or 4 pieces. Yo. Okay. Okay. Hepa. Yo. Yo. So, ayun. Sabi ni Pars, wag na lang daw. Dahil, too old na to in 1.5 years. Pag ngayong taon yun, ay kukunin ko yun. Kasi ngayong taon, 2024 eh. 2022 pa naman. Ah, yung ano pala, ang camera is maganda siya dito sa left hand ko. Ayan oh, maganda pala. So, I think nakita nyo yung loob ng bin, pero hindi ako pwede magtagal dun at kalkalin lahat kasi alam nyo naman. Oh, napahinto nga si Mars kanina dahil may lumabas na stuff. Buti na lang, nag-count talaga ako ng 20 ba, bago ako tumayo dun sa inupuan ko. Then, nung hindi na siya lumabas after count ko ng 20. Ay, gumura na si Marine Queen. Kaya lang, yung unang lagay ng camera, hindi siya na aayon sa tamang lugar. Kasi ito yung gumagalaw, yung right hand ko. Dito pala talaga siya sa left hand. Okay lang pala na dyan. So, okay. Now I know, maganda dito sa left. Ay, wala pa pala ako seatbelt. Nakalimutan ko. Okay, single bin. Ang tanong nito, ano ang paglalagyan ko? Meron pa akong naiwan na bag dito eh. Ayun, meron pala talaga. Ayan. Meron din na ako mag-gloves. Sana merong prutas dito at gulay. Ayan. Ang cute naman ito na bag. Maliit siya. So, iikot ko kayo at doon. Ang ganda pala talaga yung lagayan ng camera. Na-high blood lang ako kanina. Nainis lang ako kanina kasi wala kayong makita. Ay, naku po. Naku po. Walang kalaman-laman. Nga, literal. Literal siya na basura. Hindi pa ba yung bulaklak? Hindi pala ako kumuha ng bulaklak doon. Sira na pala siya. Alam naman. Ang hina ngayon yung single bin ha. Ano kaya ang nangyayari? Bakit di sila nagtatapon? Alam niya kung ano maganda dyan sa area na yan. May CCTV pero hindi naman nakamonitor. Iwan ko kung meron dun sa office nila. Pero sa loob, malapit sa cashier, merong CCTV na screen ba yung sa yung parang flat screen tapos andyan yung monitor ng CCTV. Tinignan ko, wala man to sa likod. Ang meron lang nakatutok yung mga kamera ay dun talaga sa mga display. Wala dyan sa likod. Kaya lang, wala man din tayong makuha dyan. Uy! Ano man, wither lang din yan siya magbigay. Satisfied si Marine Queen ngayon. Although nanghihinayang ako dun sa mga beef, kaya lang it's too old na siya na beef. Parang delikado na yun, kainin ba? Ayan. So nag-inventory siguro yun sila. Tapos nakita na beef ay sobrang luma na, tinapon. Sabi,
yung isang bin talaga, yung last na pinagkuhanan ko ay ang laman nun, puro karni. Diyos ko, sayang no. Grabe kung ano talaga, pwede pa yun. Babalikan at babalikan ko yun ba kahit mahuli na ako ng staff doon. Magsistrike tool talaga ako para makakuha ng madaming harbat na karne. Pero hindi man. Luma man siya. Lumang luma. Oh, ayan. Are you happy mga Mars and Pars? Dahil si Maring Queen ninyo ay happy happy na. Naka-jackpot na naman tayo. At alam nyo po, ang napansin ko, ang jackpot day dyan sa malaking Mr. Bean ko ay Tuesday, Thursday at Friday. Yun yung parang nagtatapon talaga sila ng mga bagay-bagay dyan ba. So yung last week na nagpunta ako dyan at nakakuha ako ng madaming rice, ano po yun siya, Thursday. Tapos nung last time din na nagpunta ako dyan, ano yung nakuha ko, yung mga noodles, ano din po yun siya, Friday. Naalala ko yun dahil magjujuty ako nun ng pang morning. Same ngayon dahil bukas ay mag-work ako ng pang umaga. Napaisip na ako kanina dahil dun sa Karhula ang lakas ng ulan at ang hangin ba. And then sabi ni Pars, kung masama ang panahon, wag ka na umalis dahil delikado daw sa labas ba kung hindi ka confident talaga mag-drive ng ganun eh. Nung papunta sana ako ng Asia, dahil bibili ako ng buko, yung sa garapon, dahil gusto ko gumawa ng buko pie. Tinay ko lang naman mag-drive doon palabas ng Kotka. Wala mang ulan. So sabi ko kay Paris, tumawag ako sa kanya, diretso ako ng dumpster, hindi ako pumunta ng Asia. Kay Mr. Bean ako pupunta. So ito, on the way na ako pa-uwi, kailangan ko lang magpagas. Ating carbag. Maganda pala yung bag na nadala ko ay yung binili ni Pars na ganyan ba oh. Yung magtagal yung malamig pero labas pa naman yung lamig. Uy. Yan oh, kahit i-close mo siya. Ayan dito. Malamig pa din yung sa labas. Yung madali na mag unpack si Maring Queen eh. Mamaya ko na lang ko siya lilinisan. Oh, daming onion. Sana hindi to lahat sira. Mamaya na po kasi meron kaming sauna. Ah, ayong grapes. Tapos, apat pala to siya na pa. We're supposed to go. Ha? We're supposed to go. Okay, wait. I just finished this. So, meron tayong chicken. Tapos, ito. What's that? Oh, this one. Ito, ang dami nito, pero hindi ako kumuha ng madami kasi sauce mang gusto siya. I did not even know that this is those oven veggies. Oh, oven veggies. Yeah, sauce okay. For oven veggies. We can try. Yeah. Roasted veggies. My brain is just thinking of this meat. I never seen it like that. Can you read what it is? Puro sansi sa file. Nee. Tenderloin. Yeah. Oh, pork tenderloin. Pork tenderloin. But I thought it's always like quite thin. No. I never seen it big like this. Horse. Ah, this is horse. Ah, I thought it's a kassler. No. This is much better. Much better, but I'm so surprised of the, like, the shape so of big. The meat. No, it's so big. Hey, we can make pulled pork. From sisafila. Ah, no? From tenderloin. No? No. You make steaks. Ah, steaks. Yeah, no, of course, because it's so plenty, we can use also somewhere else, but it's tenderloin. Yeah. We can give well, like if I can have beef tenderloin, we won't do it like stew. Oh my god, and still frozen, I think. No, maybe it is. Just throw this. No, it is because it's still like... Still frozen. My goodness, that beef there. Yeah.
maybe if it's today, yeah. I will take, but it's two and a half years yeah. already. Yeah. Oh, I have onion. Onion. Yeah, this one. Not bad. This is really like surprising. Wow. Ayan. Very frozen. It is. Still fit our freezer? It has to fit. Okay. So, ayan yung ating harbat. Mga frozen pa. Ayan. So, oh, naswertihan si Maring Queen eh. Jackpot sa mga karne. Oh, di ba? Ilang kilo ba to? 2, 4, 6, 8 kilos. 8 kilos. Yeah, 8 kilos of pork steak. Is this pork steak or no? Not yet. It's steak. It's tenderloin. Ah, tenderloin. Pork so it's tenderloin pala mga person pa. Sorry lang, sorry. So we need to hurry because we have sauna. Fresh from the bar. Sauna pala. Nakapag-sauna na kami. Uy. Okay pa yung ating ano? Onion na nakuha. Kaya lang yung iba ay sira na siya. Pero okay pa to. Ah, naalala ko na. Ito dahil medyo may sira siya. May gagawin si Pals dito. Naalala ko pala no. Last week sabi niya pag may nakuha akong madaming onion, gagawin naming onion pickles. Tanong kung enough yung aming suka. Kasi yung half niya ay may lata na siya ba? Ayan, yung half talaga may mga lata. Pero, okay pa to. Sabihan ko si Pars, gawa kami ng onion pickles. Saan niya ba nakita yun? Sa TikTok na naman niya nakita. Ang mahiwagang TikTok talaga. Dami tayong natutunan dyan sa TikTok na yan. Mixo? Do you want to eat? No. No? Kasi naghihingi to siya ng pagkain eh. Oh, can I eat here? Ha? Can I eat here? Ito mo. Ito hugasan ko to. Malimil. Ah, but you want the what? Grapes. Ang binabag ko na yung grapes kasi pagkapasok namin kanina ay nakita niya yung grapes at gusto niya tikman. Oh. Oh, come here, oh. Ayan. Tamis kaya to? Hmm? Tamis? Tamis yung grapes. Oh, Mixo! Ready, okay? Yes. Let me get my light on. Okay, this is so sweet, grapes. Okay. Oh, come here. Hindi pala ako marinig ni Pars dahil naglagay na naman siya ng headphone or headset, matawag niyan. Nakikinig siya ng news. News, so ano na ang nangyayari sa Florida. Ito. Kausap ko din si Ate Julie. Nag-dumpster pa siya gabi na. Ganyan talaga yan. Basta may mga maliit na bata. Kung kailan tayo makafree, dun lang makakapunta talaga ng dumpster. Ha? Okay, get your grapes there. Di gaya sa Pinas na madaming nagbabantay. Kahit kapitbahay natin, pwede natin pag-iwanan ng ating mga anak. Dito, ang hirap magkaroon ng bata dito sa abroad kung wala kang katuwang maliban sa asawa mo. Dahil ang hirapan na talaga niyan. Ayan, ito, tikman natin to pag nagluto tayo ng gulay na grill or oven. Tapos, na-interesado si Pars. Yung tatlo, nilagay niya dun sa freezer. Tapos, napaisip niya, gusto niya tikman or itry itong pork na to. Ayan. Grabe, ang laki nito. Ang soft kasi nito. Ano kaya ang pwede gotoin nito na very easy. Wala yung taba ba? Kung tenderloin yan. Kabili ako one time ng tenderloin. Walang ano, taba. Ang ulam namin,
Ganyan. Pero meron pa akong ulam dyan sa ref. Mixa ano na. Hi, you have water na? Okay, drink water because sauna is very hot. Hindi ko pala, inin pala ng water. Dahil galing sa sauna. Ang sarap uminom ng Coke eh. Wala makaming Coke. Umiiwas ko yung Coke dito. Para iwas din sa temptation ba? Kasi pag may Coke dito, nag-stop din yung inom namin tatlo. By the way pala, meron akong i-share sa inyo about nung meeting namin doon kanina sa daycare ni Mixo with two caretaker niya. Caretaker ba tawag sa kanila o teacher? Kasi yung isa doon, teacher siya sa mga language. Tapos yung isa is yun yung caretaker talaga ni Mixo. Yun yung lagi naming nakakausap every time na hinhatid at sinusundo si Mixo. At ang sarap pala po talaga pag narinig natin sa mga teacher na at ang unang sabi ng teacher kanina yung mag-start na kami, sabi niya na congrats dahil meron kayong anak na masunurin, magalang, at tahimik, at napaka-lambing daw ng aming Mixo doon sa daycare. So, nakakatuwa lang na ganun yung narinig namin. Alam nyo po dati, nung pinagbubuntis ko pa si Mixo, isa sa kinatatakutan ko is paano ko palalakihin yung Mixo or yung anak ko na, yun nga, magalang, masunuring bata, alam mo yung mabait, in short. So, natutuwa yung teacher sa kanya dahil hindi daw siya same sa ibang bata na maingay, tapos walang patient. At dito sa bahay, ang lagi namin nakikita kay Mixo, wala siyang patient. Pag gusto niya talaga ngayon na. Alam mo yung parang ako din minsan, ganun din ako. Pero dun daw sa daycare ay ang haba daw ng patient ni Mixo. Pag sinabing mag-antay, mag-antay lang daw. Hindi daw siya gagawa ng ingay o di kaya magpapapansin. So, nakakaano lang. Alam mo yung ang sarap sa pakiramdam na napalaki namin si Mixo na ganun. Hindi siya na-spoiled ba? Yun talaga ang kinatatakutan ko kung paano ko palakihin si Mixo. Hindi naman 24 hours kami magkasama ni Mixo, pero ang matagal talagang nakakasama ni Mixo is ako. Kasi si Pars natin, mas mahaba yung work niya, tapos yung akin, short lang. And then, lagi kong kasama si Mixo kahit saan. At alam mo yun, kumbaga, ikaw nanay, ikaw talaga ang ikaw na nanay, magre-reflect talaga yung ugali ng anak mo, kung ano yung tinuro mo sa kanya, kung ano siyang klaseng bata. So, na-emotional ako kanina doon habang sinasabi yun ng teacher ni Mixo na ganun nga si Mixo. Akala ko talaga is, alam mo yung pag nakatalikod ako si Mixo, every time na umaalis ako dun sa daycare, andun lang siya sa gilid. Parang nag-aantay lang siya na may lalapit sa kanya. Pero, sabi naman ng teacher niya, marami na siyang nakakalaro. Meron na nga siyang nababanggit sa akin ng mga pangalan. Hindi gaya dati na pag tinatanong ko, may playmate ka ba today? Meron pa yung isang beses na, alam mo yung nagkwento siya sa akin na wala daw makipaglaro sa kanya. Nagda-drive ako, pauwi kami ng bahay, bigla tumulo yung luha ko. Kasi as a nanay, nasasaktan din ako para sa anak ko na yung sinabi niya na wala daw nakikipaglaro sa kanya. And tinanong ko, bakit wala man nakikipaglaro? Sabi niya, I don't know. So, sabi ko na lang sa kanya na itry mo ding lumapit sa kanila para makikipaglaro sila at kailangan be kind para hindi sila matakot sa'yo. Siguro dahil takot yung ibang bata, dahil yung nanay niya is Asian, kasi usually isa din po yan sa rason kung bakit yung mga puti ayaw makipaglaro sa ibang lahi. Alam niyo yung iba yung lahi ng nanay niya. Si Mixo kasi natin, hindi siya finish na finish. Is kita niyo naman na yung ating Mixo is Pilipinong-Pilipino talaga siya. Para sa akin na, ewan ko kung
sa paningin niyo kung meron ba talagang ano si Mixo, ayaw mo yung finish. Pero nakikita ko naman na half talaga si Mixo na half sa akin, half kay Pars natin. So, ayun lang, in that time, yun yung last time na narinig ko kay Mixo na rada makipaglaro sa kanya. At the next niyan, every time na nagtatanong na ako, sinusundo ko siya kung may kalaro ba siya. Ayun, nagsistart na siya magbanggit ng mga pangalan, ganyan, si Ila, si Ato, ganyan, natutuwa ako. So, kanina nga, sabi ng teacher, meron na daw siyang mga friends, tapos, nakikita nilang matalino daw si Mixo kasi laging nakakasunod ng mabilis, nakakaintindi ng instruction sa kanila, tapos pag meron daw pinapagawa, nagagawa daw ng ating Mixo. Eh kasi dito sa bahay, every time na tinuturuan ko siya, nakikita ko, wala siyang interest. Alam mo yung gaya niyan, magbilang, wala siyang interest. Kumbaga tatawanan niya lang ako. Tapos pag magsulat-sulat kami, tinuturuan ko siya paano gumamit ng pencil, wala siyang interest. Pero sa daycare daw ay nakikita nila na si Mixo, merong interest yung mag-drawing. Pinadrawing nga siya ng dinosaur. Alam niyo yung parang form lang ng dinosaur ba? Alam niya na i-drawing. Tapos yung mga circle, rectangle. And then, nung pinabilang sa kanya ang 1 to 5 at pina-identify anong number yan, nabanggit niya naman lahat. So, no worry daw eh. Ang wino-worry ko lang kasi hindi niya pa mabuo yung 1 number 1 to 20 na counts. So, shinare ko doon sa teacher kanina at sabi niya, hindi mo kailangan istresin yung bata na magbilang at ma-perfect agad. Dahil, pag in-stress ko daw yan si Mixo na ganyan, kailangan mo matutunan yung 1 to 20. Baka wala nang interest si Mixo natin. At nakikita naman nila sa daycare na marunong magbilang yung bata. At siguro, iba-iba lang daw talaga ang bata. Eh, di ba sa atin, pag ganyan, 4 years old, parang na-stress na tayo na magbilang ka na dyan. Kailangan matuto ka na magbilang ng 1 to 20. Si Mixo, marunong na siya magbilang ng 1 to 10. Pero, dito kasi sa kanila, hindi talaga nila, alam nyo yung, ayan, tutunan mo yung magbilang. Wala sila. Kumbaga sa daycare, dito sa Finland ay, while learning, meron din silang playing. Kumbaga, nag-play sila habang natutunan yung mga numbers. Eh, sa atin, ang alam na natin sa daycare is yung mag-aaral talaga yung bata na magsulat, magbasa, magbilang ng number. Dito, yung daycare dito is iiwanan mo lang yung bata. The same time, unti-unti silang tinuturuan magbilang, magsulat, ganun. So, dati talaga, wala kong alam sa daycare nila dito. Pero nung nakapasok ako sa daycare nila dito para mag-training ng aking speech, ayun, doon ko nakita na ang mga bata pala dito sa daycare ay hindi ibig sabihin na nasa ngalan ng daycare, kailangan nila matutunan yung magbilang. Kaya pala nung first day ni Mixo sa daycare, at nag-post ako sa Facebook ko, ang daming nagtatanong, nag-aaral na siya. Ang bata pa, nag-aaral na. Wow naman, grabe. 1 year and 2 months pa lang nun si Mixo. Nilagay na namin sa daycare. So na-curious ako. So, sinabi ko naman, shinare ko naman sa kanila na ang daycare dito ay hindi gaya sa atin na kailangan mag-aral yung mga bata. Dito, ang daycare is pag-iwanan ng mga parents kung meron silang work. Ganun, nakakatuwa lang yung ating Mixo na minsan makulit pero at the same time ay may natutunan siya. Ayan, kailangan ko pala maaga matulog ngayon dahil bukas ay pang umaga si Maring Queenie niyo. 4:45, kailangan ko nagubising kasi 5:30, aalis na ako. At ano oras na ba? Kailangan ko din mag-edit para meron tayong vlog for tomorrow. So, ayan, iyan ko na po yung ating vlog, right? T-shirt ko. Tapos, yung background natin is green. Green yan. Dati kasi, paborito ko ang color
green. Ngayon, lilo na ako masyado sa green. Puti na yung fab ko talaga ngayon. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome, welcome po. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.